Hello guys! Nandito ako ngayon sa isa sa mga grocery dito sa Takamatsu dahil bibili tayo ng mga sangkap para sa hotpot mamayang gabi. Kasi yung anak ko nag-request ng hotpot kasi medyo malamig na nga dito sa Japan. At bago yan, pupunta muna tayo sa bangko kasi wala tayong pambili. Let's go guys! Eto, katatapos ko lang mag-withdraw ng pera sa bangko para sa pamamalengke. Oy, akala mo milyon-milyon ang laman ng bangko. Yun pala, pamalengke lang pala ang laman ng bangko. So, eto ngayon, papasok na tayo sa loob ng grocery at bibili tayo ng prutas at gulay. Pampalakas ng immune system natin. Lalo na at taglamig na dito sa Japan, hindi kailangan magkasakit. Hindi pwedeng magkasakit dito. Dahil mabibigat ang trabaho dito sa Japan. Sa kahanap ko ng kung ano-anong gulay, nakakita ko ng alugbati guys. At alam nyo ba, isang supot na yan, 40 pesos. Ang liliit ng mga dahon niya, mahal talaga dito sa Japan. Grabe talaga ang cost of living dito, talagang mahal talaga siya. At eto, nandito na tayo sa tofu section kasi gagamitin natin yan para sa hotpot natin. At eto, iba't ibang klase ng mga pangsahog sa hotpot natin. At mamaya, lulutuin natin yan. Since kakainin rin naman ngayon kaagad, kaya maghahanap tayo ng sale. Kailangan talaga ng sale kasi pag walang sale, sobrang mahal talaga guys. As in, at least man lang mabawasan yung babayaran natin, diba? Siya nga pala, lahat ng tao dito sa Japan, halos lahat nagtatrabaho, mga busy ang mga tao dito. Wala na silang time magluto. So dito sa grocery, makakahanap ka ng mga pack lunch. At eto, nandito tayo sa mga cheese section na may iba't ibang flavor kasi paborito ng anak ko yung cheese. Merong flavor ng strawberry, merong flavor ng lemon at kung ano-ano pa. Nandito tayo sa frozen section ng grocery store kung saan may mga frozen na mga ulam at kung ano-ano pa na iinitin mo na lang at pwede nang kainin. Nakapamalengke na po tayo at eto yung mga sahog na gagamitin natin mamaya para sa hotpot natin. At syempre, eto yung gulay, yung radish, tapos ito mushroom. Tapos meron ding puti, enoki yung pangalan dito, mushroom din. Tapos merong shiitake. Tapos meron din tayong, ano ba to? Chinese cabbage, satin. Tapos meron tayong manok. Meron tayong, ano ba to? Bola-bola, tori gubo, na manok siya na may mga gulay sa ilalim. Tapos eto naman, para siyang gyoza. Gustong-gusto ko 'to, masarap 'to. Tapos ito shell, pwede ring lagyan ng shell. At meron din tayong isda. At meron din, syempre hindi mawawala ang tofu. Meron din gagamitin na soup at ang gagamitin natin ay yung may kimchi na flavor. So maya-maya lulutuin na natin ang hotpot natin.
Ayan guys, ready na yung mga sahog natin, nahugasan na at ready na rin tayo sa pagluluto. At ang gagamitin nating pot ay yung electric kasi delikado dito sa bahay namin, maliit lang kasi baka magkasunog dito. So electric ang gagamitin natin. So let's go guys, handa na natin yung pagluluto. Eto, nilagay na natin yung bali, yung soup, yung parang pampalasa ng ating hot pot. At uunahin natin yung manok kasi matigas siya. Unahin natin. Ito muna ang palalambutin natin. At ang susunod naman ay yung radish kasi matigas siya. Kailangan nating unahin. Eto, kumukulo na siya at lalagyan natin ng ibang sahog. So, ipapakita ko yung next video sa susunod ulit. So, see you guys! Bye!